The people of Manila deserve some ease. And that's what we're after. Tao muna. Alam nyo, wala akong problema. Kung gusto niya, politika, blah, blah, blah. Wala akong pakialam. Ulitin ko, kahit tanggalin niya face shield, hindi ko siya ibobotong presidente. Hindi yun ang point ko dito. Ang point ko dito, tama yung ginawa. Dapat purihin at pasalamatan. Tapos! Alam mo kung sino lang ang nagpapalala nitong... Wag ko kayo magagalit, pero sa tingin ko ha, ang nagpapalala nitong mali si Isko, eh hindi naman ho ang administrasyon eh. Honestly, hindi. Ang nagpapalala nito yung mga kalabang kandidato. Yung mga amuyong ng ibang kalaban. Hindi pwede. Kailangan ba natin to? Kailangan ba natin to? Ano to? Lalamang siya sa kandidato namin? Ano yun? Kailangan ba natin to? Kailangan i-connect natin to? Paggawain natin. Si Isko at si Pangulong Duterte nag-aaway. Kailangan sila mag-aaway. Bakit? Kapag DDS, mapupunta ngayon kay Isko. Oh, pupurin ba si Isko? Paano na? Hindi pwede. Paano yung kandidato namin? Yan ang katotohanan, jawag niyo na pinaglulo ko. Kasabay na ikawalong taong anibersaryo ng hagupit ng Super Bagyong Yolanda, bumisita sa Tacloban si presidential aspirant Bongbong Marcos. Mainit siyang sinalubong doon. Kilalang balwarte na mga... Oh, ayan, di ba? Bibigyan ko kayo ng ano, double standard na naman. Noong si Pacquiao, nagagaganyan, dami nagalit. Ah, wala na social distancing yan eh! Oh, tignan mo na ba yun? Oh, wala na, hindi naka... Close contact yan, pero naka patient oh! Ayun si Bongbong Marcos na. Ay, okay yan. Oh, daming tao, panalo! BBM! BBM! Di ba? Kayo na magsabi kung ako ang double standard. Di ba, galit na galit tayo nung kay, ano, kay Pacquiao? Hindi, wala na social distancing yan eh. Wala na eh. Siya si Pacquiao talaga. Dapat nauuna na magli-lead ng example yan. Dapat mag-lead ng example yan si Pacquiao. Hindi niya dapat ginagawa yan. Eh, no, si Bongbong Marcos na pumasok. Kaya na, nakagulo na tao. BBM! BBM! Eh, yung sinasabi ko sa inyo eh, wala akong pinakikitang motorcade itong kay Bongbong. Alam nyo, honestly, hindi lang naman po yan kay Bongbong, pati naman no, yung kay Senator Go. Itong weekend, meron din ng motorcade yan. At nung kay Bato, meron din po. So it's not just BBM ang hindi nila pinakita. Ang talagang hindi pinapakita ng mainstream media, yung hindi nila kandidato. Basta sa kanila, sa tingin ko lang, ito opinion ko lang. Itong mga mainstream media, eh, basta kandidato nila, ipapakita nila na ipapakita. Kahit na alam mo yon, aso, nagsuot pink, papakita nila yan. Yung pusa, kulay pink, papakita nila. Si BBJ ng mukha girls ng pink, baka ipakita nila. Diba? Kasi lahat sa kanila, basta pabor para sa kandidato nila, ipapakita nila. It's not naman na dahil against lang sila kay BBM. Basta kandidato nila, ipapakita nila. Gagawa nila ng istorya. Kailangan nilang palakihin. Basta kandidato nila. Eh alam naman ho natin, wag na ho tayo magmaanga na ang kandidato nito mga mainstream media ay si Lenny Robredo. Sigurado ho ako dyan. Sigurado ako na kandidato nila si Robredo. So, lahat ng papabor kay Robredo, ibabalita nila yan. Iginigit ng kampo ni Marcos na ang petisyon ay kagagawan ng mga anilay dilawan. Pero nauna nang sinabi ni Vice President Lenny Robredo na walang sense ang sinasabi ng kalaban dahil kung totoo ito, dapat daw ay noon pa nila ito ginawa noong 2016 elections. Sagot naman dyan ni Bongbong. Sabihin niyo sa mga kasama niya na i-withdraw na kung ganun ang kanyang opinion. Diba sabi ni Robredo, eh, wala akong kinalaman dyan, ha? Gumaganang-ganang si Robredo. Hindi ko alam yan, ha? Kung bakit, di ko sana kung dati pa namin siya pinadisqualify. Gumaganang-ganang si Robredo, diba? Eh, alam naman natin, yung mga convener nila dun sa isang bayan, yun ang nagsampa ng mga kaso, diba? Yung mga kasamahan nila sa isang bayan. So sabi ni eh, di kung wala pala siyang kinalaman, eh, bakit di niya sabihan yung mga kasama niya? Tama nga naman. Tama naman si Bongbong Marcos doon. Kung wala talagang kinalaman si Lenny Robredo, eh ba, pigilan niya yung mga kasama niya. Eh ba, di niya inaano? Eh, talagang kasama niya eh. Yun ang problema doon eh. Hindi lang ho ito kaibigan o kakilala o supporter. Ito yung mga kasama niya. Ito yung nag-endorse na grupo sa kanya. Bakit di niya kausapin kung wala talaga siyang kinalaman? Tama naman yun, di ba? My opponent had been going around saying that he was the candidate of Mayor Sara, and that in fact it was Mayor Sara who asked him to run, and all he went by that kind of byline. So
when we finished dinner, I thought maybe it would be good because Mayor Sara in fact clarified it and said... Ah. So ang deal was, yung kalaban ni Governor Gwen, ha? Kalaban niya, ano sabi? Hindi, hindi, kami in-endorse ni Mayor Sara. So nung pagkatapos ng dinner nila, sabi ni Governor Gwen, I think she was talking to Mayor Sara. It's better, siguro itaas natin yung kamay ng ganyan-ganyan para in-endorse niyo. Kausap niya si Mayor Sara, sabi niya, I think it's better para kasi ni itong kalaban ko, masyadong nagmamagaling eh. Ha? Kaso sila daw yung in-endorse mo eh. Ah, masyadong mamagaling. Siguro it's better you endorse me by raising my hand. So, silang dalawa ngayon, tinaas yung kamay ni Governor Gwen. Naintindihan nyo? So, hindi ho sinasabi ng Governor Gwen na pinapalabas nung iba na done deal. Ito si Mayor Sara, ito si Bongbong Marcos, at sila na ang tandem na ating in-endorse. So, ano nangyari? Na-fake news kayo. Sino nung mga marites ninyong mga vlogger na ang hilig sa chismis? Handang ibenta na negosyanteng si Ramon ang Petron Corporation sa gobyerno. Yan ang kanyang paninindigan sa pag-arap sa House Committee on Ways and Means ng talakayin na excise tax sa langis. Kung ito ba ay sususpindihin o babawasan, hindi rin daw niya kailangan tubuan ng gobyerno. Alam mo ha, sa totoo lang nakakatuwa din ito si Ramon ang. Kasi ngayon namang problema tayo dito sa gas, di ba? Alam naman na natin na pang buong mundo ang problema ho sa oil. Dahil tumataas ho ang presyo ng oil sa pangdaigdigang bentahan. At ang kamera ngayon ay nagkaroon ng hearing kanina. Nakausap natin si Kong Defensor. At sinabi nila na gusto nga nilang masuspend muna yung excise tax ng oil. At kasama sa hearing, itong si Ramon Ang. Tapos ang sabi nga ni Ramon Ang, kung sakasakali, willing akong ibenta yung Petron kung ito'y makakatulong para sa ating bayan. Alam mo, nakakatuwa din ano. Kasi kung ikaw negosyante ka, pera na yan eh. Ba't ibenta? Di ba? Pera yun eh. Kikita ka pang paulit-ulit dyan eh. Kahit masabi mo lugi ngayon, eh, darating ang panahon, kikita ka dyan. Nandiyan na yan eh. Ba't mo ibebenta? Eh, kasi willing din siya eh. Nakakatuwa lang. Alam nyo, ang problema dito, kandidato na po ako ng exactly 39 days. Ako, dami nang tumama. Ayaw nilang maniwala na kandidato ako sa Vice President. Ako. May partido po ako. Kami po yung dominant party. Yung PDP. At ako po'y kandidato na as Vice President. So bakit ayaw nyo maniwala na kandidato na ako sa Vice President? Kung ayaw nyo pa rin maniwala, hindi sige, antayin nyo na lang po hanggang November 15. Dalawa lang naman yan eh. Oh, ano yan? As Vice President or as President? Ano problema dito? Ganito lang ako kasimple yan. Kaya ako tuwan-tuwa kasi win-win situation. Marami nagsasabi, ha? Masyadong ibinababa si Mayor Sara Duterte. Pilit na ibinababang Vice President si Mayor Sara Duterte. Basta kaming mga tunay na Duterte supporter, ang nais namin, Presidente si Mayor Sara Duterte. Presidente si Mayor Sara Duterte. At ang Vice President namin, si Senator Go. Naman ni Mayor Sara Duterte ang kanyang information officer malo sa party na ni-raid ng PIDEA. Kinumpirma ng alcalde sa kanyang statement ang pagtanggal kay Jeffrey Tupas kasunod ng pagkakadawit sa drug raid sa Mabini, Davao de Oro noong November. Sino daw ho? Yung city information officer na si Jeffrey Tupas. Kilala niya ho ba si Jeffrey Tupas? Information officer ng city government of Davao was involved in drug raid last November 6. Gusto niyo malaman ng detalye? Katikso at kaibigan nun ni ano to eh. Ni TP. Pakitanong na lang ko kay TP at kay SAS. BFF nila ito eh. Ako ayokong husgahan si Jeffrey Tupas ha. Kasi sabi ni Jeffrey Tupas, umalis naman daw siya bago nag-raid. Pero bakit sinibak ni Mayor Sara Duterte? Ano ba talaga ang totoong kwento niyan? Eh di itanong nyo kay TP tsaka kay SAS. Katext nila yan, di ba? Ang personal na paninindigan ko, dapat talaga tanggalin na ang face shield. Pero idaan natin sa proseso, antayin natin yung desisyon ng IETF. Gaya ng aking sinabi po, pinaubayan na po natin yan sa DILG. Pero DILG na ang nagsabi, nasa kapangyarihan ito ng mga lokal na pamahalaan. Ah, hindi naman null and void kasi... Ayan o, DILG na ako nagsabi ha, hindi null and void. Ano uli yun? Sandali. Tama ba yung narinig ko? Akala ko ba null and void? Ayan o, sabi mismo ni Secretary Anyo, hindi null and void. Uy, Secretary Anyo, isko Moreno ka na rin? Maka-isko ka na rin ngayon? Ano ba? Ano, nagpalit ka na rin ba ng kulay? So, ano yung gaganyanin na rin na ba? Hindi, totoo. Gaganyan na rin ba sila ng mga tanso? Ah, ano? Bakit ganun? Nagpalit ka na ng kulay din? Malinaw ho. Napakalinaw.
So tama ho yung sinasabi natin kahapon. Tama ho yung sinasabi natin na tama naman yung ginawa ni Isko. Sabi ko nga sa inyo, patas tayo eh. Pag may magandang ginawa ang kalaban, purihin natin. Eh ito, mismong si Secretary Anyo, DILG, dyan under ang mga mayor. Sinasabi niya, may karapatan ng mga mayor dahil meron sinatawag na local government code kung saan pwede silang magbigay ng mga ordinansa na kakaprotekta ng mga citizen nila. Kung kailangan po sila magpapabakuna, magpipilit. Dapat hindi sana ganun. Ako nga sa totoo lang ayaw ko rin sana magpabakuna. Kaya lang nagpipilitan ako dahil sa mga tulad ng ano na sinasabi nga na pag hindi bakuna daw, hindi na makakapag-drive. Sa Cebu City, sabi ni Acting Mayor Michael Rama na hanggat hindi nababakunahan ang lahat ng mga empleyado ng City Hall, posibleng maantala ang paglabas ng kanilang Christmas bonus. Bonus will be granted, ought to be for all. But as I've said this morning, no release of bonus until we can see all have been fully vaccinated. Yari kayo ngayon. Eto, makinig ko kayo na mabuti sa mga hindi pa ho bakunado. Darating at darating ang panahon na mahihirapan ho kayo na makapagtrabaho ng maayos, makahihirapan ho kayo na pumunta sa mga lugar nang hindi ho kayo bakunado. So parang kung pwede lang ho, ako nakikiusap po paulit-ulit sa inyo, wala naman hong masamang mangyayari sa inyo pag nabakunaan ho kayo. Hindi ho totoo yung mga naririnig nyo kila Dr. Kwakwak at sa iba pang mga nagsasabing magiging zombie kayo. Hindi ho yan totoo, Madam Sir. Kung totoo po yan, eh di sana ho, buong mundo naka-zombie na. Kung yung face shield, eh ayaw natin, bakit pa tayo mag-gagagis? Oo, parang sinisira na natin yung scientific explanation for this virus na andaan talaga niyan, eh mainly through the nose and the mouth. DOH ha, subukan ninyo pag-gagagis nyo kami. Makakatikim kayo talaga sa akin araw-araw. Subukan ninyo. Duke, subukan nyo. Subukan nyo lang. Okay lang sa akin sana kung eyeglasses, di ba? O kung kailangan mag-eyeglasses o whatsoever. Kasi mura naman yung eyeglasses. May nabibili nga niya sa Lazada, 50 pesos eh. O, di ba? O 20, may mga nabibili. Okay yan. Medyo may reason pa. Pero yung mag-goggles, hindi ko alam kung gusto lang, ewan ko akong Duke, gusto mo bang maging katatawanan tayo ng buong mundo? Ah, mga Pilipino naka-goggles. Subukan mo lang, Duke. Subukan mo lang. Makakatikim ka talaga ng bonggang-bongga sa akin. Goggles. Ewan ko ba. Congressman Joey, are you confirming she is running for president? I cannot say that confirming. But based on our long-running chats, kilometric chats, that she eyes her. Plus, I provided her with so many data analytics, big data, and everything about her prospects. And I think she would make a good president in the first place. Ulitin ko uli ah, para ho sa mga medyo selero ng utak. Masaya po kami kung tumakbong Vice President si Mayor Sara Duterte. Masaya din po kami kung tumakbong Presidente si Mayor Sara Duterte. Presidente o Vice President, masaya po kami. Kayo, masaya ho ba kayo kung tumakbo siyang Presidente? Hindi, di ba? Masaya lang kayo pag tumakbo siyang Vice President. Kaya ho, pinagpipilitan ninyo. Huwag na ho kayong iiyak, please. Basta tayong mga Duterte supporter, masaya tayo. Happy-happy tayo. Happy-happy tayo kung ano man na maging resulta ng desisyon ni Mayor Sara Duterte. Dahil wala naman to tayong ibang option eh. Duterte lang tayo eh. Duterte supporter. Ibig sabihin, tayo ay susunod sa sasabihin ng ating Pangulo. When was the last time you spoke with Mayor Sara? Yesterday. Okay, and what did she say? Is she running for VP or president? We don't talk about those questions kasi may presumption kami that she's running for president. Okay. Sa madaling salita, hindi namin pinag-uusapan ni Mayor Sara kung siya itatakbong vice or president. Because in the first place, wala sa usapan nila daw yung vice president. So, in other words, itong si Congressman Salceda, kinukumbinsi niya si Mayor Sara ever since noon pa to run for president, not vice. So, wala ho sa usapan nila yan. Hindi ho ako ang nagsabi, si Congressman Salceda na malapit at ka-text daw niya araw-araw si Mayor Sara. Siya ho ang nagsabi, hindi ho ako. Whether president or
Vice President, win-win situation yan sa mga tunay na Duterte supporter. It doesn't matter to us. Pero kung kami ang tatanungin, gusto namin presidenteng kanyang takbuhin. Pero kung maging Vice President, okay lang din sa amin yun. Panalo pa rin ho sa amin yun. Masaya pa rin ho kami doon. Ito, dinidiscuss ni Congressman Salceda ang usapan nila ni Mayor Sara. Ang sabi niya, VP is not an option to Mayor Sara. Kung tatakbong presidente si Inday, first question, ba't umiyak si Bongo? Kasi nga ho, eto papaliwanag ko sa'yo ha, medyo hindi mo naintindihan eh. Pagdating mo sa desisyon, si Senator Go at saka si Pangulong Duterte at si Mayor Sara, minsan no, hindi ho yan nag-uusap. Aminado sila, sinasabi nila yan in public. So umiiyak itong si Senator Go kasi ang puso niya magsilbi sa bayan. Ang puso niya, eh talaga namang tulungan ang bayan. Ngayon, umiyak siya dahil medyo naguguluhan siya. Umiyak siya dahil pag tumakbong Vice President, ibig sabihin nun, aalis siyang Vice. Pag alis niya ng Vice, wala nang ibang option niya kung hindi tumakbong Presidente. Dahil, sabi niya nga, walang standard bearer ang PDP, which is the party of the President. Wala ho sa kasaysayan yun. Wala sa kasaysayan na ang partido ng Presidente ay walang pambato for national. Kaya nga nilagay ni Pangulong Duterte si Senator Go as Vice. Ngayon, pag pinasok si Mayor Sara as Vice, mapipilitan ngayon si Senator Gong tumakbong presidente. Yan ang totoo niya, kaya naiiyak yung mama. Kasi alam niyang hindi madali yung laban. Pero kailangan niyang gawin kasi bilang standard bearer ng kanilang partido at partido ni Pangulong Duterte. Ito yung paulit-ulit niya sinasabi. Paano ngayon ang gagawin mo pag BBM Inday? Eh di iboboto si Inday, si BBM hindi. Kailangan ba pag binoto ko si Inday, kailangan ko iboto si BBM? May ganun ba? Saan sa batas yan? Package ba yan? Hindi naman ibig sabihin na tatakbo si Inday nakasama si BBM, which is paulit-ulit ko nang sinasabi o ever since. Sa tingin ko, based on what I'm seeing sa mga news, tatakbo talaga si Mayor Inday nang kasama si BBM. Ngayon, kailangan ba iboto ko din si BBM? Bakit niya ba pinipilit? Wala naman o tayong pilitan. Pag tumakbo si Inday, whether president or vice president, iboboto namin. Pero hindi kasama yung isa. Bakit ba yung sila aking pinipilit? Yun yung hindi ko maintindihan eh. Bakit mo kailangang ipackage si Mayor Sara Duterte na pag binoto mo si Mayor Sara at pag tumakbo siyang bise ni BBM, eh kailangan iboto mo na rin si BBM? Bakit ganun? Di ba? Hindi ko maintindihan eh. BBM Sara or Sara BBM lang ang pinag-uusapan. Pero ako, sa tingin ko, pwedeng Sara BBM o BBM Sara. It doesn't matter to me. Why? Bilang Duterte supporter, tumakbong vice or president si Mayor Sara, boboto namin yan. Pero yung katandem niya, hindi namin iboboto. Pasensya na. Always remember, blood is thicker than water. Malalim ito. Ang ibig sabihin, even if kaibigan niya si BBM at meron na silang done deal na BBM Sara, kunwari ayaw bumaba ni BBM bilang Vice President, sa tingin ko, kung ang desisyon ni Pangulong Duterte ay tumakbo siyang presidente si Mayor Sara, yan yung blood is thicker than water. Ibig sabihin, mas titimbangin ni Mayor Sara ang sasabihin ng kanyang tatay instead yung pakikipaibigan niya kay BBM. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya malalim. Kahit saan pwestong tumakbo si Mayor Sara, iboboto natin. Tapos, yung magiging katandem niya, kung sino yung sabihin ni Pangulong Duterte. Yun. Yun ang ibig sabihin ng tunay na Duterte supporter. Personal na tutol dito si Quetano sa isabong dahil sa masamang dulot nito, lalo na sa kabataan. Alam nyo, grabe ho ito. Sa totoo lang, nung napanood ko itong news nito, sabi ko, grabe ka. Hindi mo na dapat dinidiscuss yan kung gusto mong umangat ang popularity mo. Lalabanan mo ang sabong. Alam mo ba kung gaano kalaki ang empire ng sabong? Hindi, totoo ha. Yung ba bawat pustahan, every 20 minutes, every 15 minutes, million-million yan ha. Ganyang kalaki. How much more yung kinikita nung pasimuno ng sapong na yan. Pero grabe tong mama na ito, para kontrahin mo yung sabong, political suicide yan. Tandaan mo, marami ngayon ang kandidato, ang nasa likod nila ay, naku po, mga gambling lords. Hindi ko na lang sasabihin kung sino, pero gambling lords. Kaya itong ginawa ni Cayetano to, political suicide, pero napahanga akong sobra. Sorry, pero magalit na kayo sa akin, pero gusto ko yung ginawa niya eh.